So what's good mga Lodi, it's your boy Anime Real Quick Page Channel. So sa video ngang ito ay tatalakayin natin si Shinichi Rosano, ang greatest gangster of all time. So alam kong patay na nga siya mga Lodi, pero feeling ko ay mas maganda ngang talakayin natin siya. So paalala, ang video ngang ito ay naglalaman ng spoiler. So wala na nga akong maraming sasabihin pa. Simulan na natin, let's go! So basically si Shinichi Rosano nga ang nakatatandang kapatid ni Mikey at 10 taon nga ang tanda niya kay Mikey. Mahal na mahal nga siya ni Mikey the way naalagaan siya nito. At as you can see, lagi nga siyang nami-mention ni Mikey kay Takemichi, which is may similarity nga daw kasi ng personality si Takemichi sa nakatatanda niyang kapatid na si Shinichi Rosano. That's why kung bakit talaga kinaibigan ni Mikey si Takemichi. Si Shinichi Rosano ay hindi lang basta-bastang ordinaryong tauhan sa buong series o pangkaraniwang delinquents lang. Paano ko nasabi? So si Shinichi Rosano nga kasi ang bumuo ng Black Dragons Gang. Si Shinichi Rosano nga ay nasa legendary status ng pagiging delinquents mga Lodi. Like, napakalaki nga ng impluensya niya nung mga panahong nabubuhay pa siya. At kahit nga patay na siya ay nananatili pa nga din yung presensya at impluensyang iniwan niya. Halos lahat nga ng delinquents at gang leaders sa kanyang panahon ay nire-respeto siya. At napaka-charismatic leader nga netong si Shinichi Rosano mga Lodi. Which is kahit nga si Mikey mga Lodi ay panis sa kanya. Kahit nga hindi kalakasan o mahina lang pagdating sa labanan, itong si Shinichi Rosano ay halos lahat nga ng mga delinquents sa kanyang panahon na mas malakas sa kanya ay sumusunod sa kanya. Hindi siya malakas mga Lodi, pero halos lahat nga ng mga delinquents sa kanyang panahon ay iniidolo at sinusunod siya, which is pinamumunuan niya pa nga. Kaya kung si Mikey nga mga Lodi ay charismatic leader lang, ay si Shinichi Rosano nga ay extremely charismatic leader. So gaya nga nang nabanggit ko kanina mga Lodi, so pagdating nga sa pakikipaglaban ay itong si Shinichi Rosano nga ay mahina lang. As in mahina lang mga Lodi, hindi kagaya ni Mikey o ni Draken. Mas mahina si Shinichi Rosano mga Lodi kaysa sa mga taong pinamumunuan niya at mga sumusunod sa kanya. Diniscribe nga ni Draken si Shinichi Rosano bilang weak pagdating sa babae at weak din pagdating sa labanan, pero maaasahan kagaya ni Takemichi, at pinatotoonan naman iyon ni Mikey. At si Shinichi Rosano nga isang notorious delinquent sa kanyang kapanahunan at wala ngang kapantay ang kanyang reputasyon. At yun nga ang dahilan kung bakit niya nakuha yung respeto ng lahat ng mga delinquent sa kanyang kapanahunan, sa kanyang sariling gang na itinatag. At respetado nga din siya pati na ng mga rivals nila. Actually mga Lodi, ang personality talaga ni Shinichi Rosano ang dahilan kung bakit siya na mayagbag. Siya nga ang nagpatunay mga Lodi na hindi basihan ang pagiging mahina para matawag na greatest gangster of all time. Once again, gaya nga na sinabi ko, ang personalidad nga ni Shinichi Rosano ang dahilan kung bakit halos lahat ng mga notorious delinquents at pangkaraniwang delinquents sa kanyang kapanahunan ay nire-respeto siya. Mapagmalasakit, walang inuurungan, isang taong kayang mag-stand up para sa iba. At kasama na nga doon ang pagiging humble niya lang sa lahat ng pagkakataon. At yung pagiging humble niya nga, yung nakakuha ng loyalty ng halos lahat ng mga delinquents na mas malalakas pa sa kanya. So si Shinichi Rosano nga ang first generation leader ng Black Dragons Gang. At gaya nga ng sinabi ko kanina, mahal nga siya ng buong gang niya. Ang henerasyon nga ng pamumuno niya sa Black Dragons Gang ay kinukonsidered na legendary at best generation ng Black Dragons. Ang unang henerasyon nga ng Black Dragons Gang ang pundasyon nito. At ito nga ay binuo mismo ni Shinichi Rosano bilang head ng gang na to. Ang gang nga na ito ay never na involved sa mga illegal na gawain gaya ng drugs trafficking at pagpatay. So sa ilalim nga yan ang pamumuno ni Shinichi Rosano. So bali sa henerasyong ito, si Takeomi Akashi nga ang vice president leader at si Wakasa Imaoshi at Kizu Arashi naman ang mga captain leader. So bali nakilala nga natin yung tatlong to sa final arc. Ang apat ngang ito ay ang mga founding member ng Black Dragons Gang. At kinukonsidered na nga sila bilang mga legend nung nag-appearance sila sa final arc. So mga Lodi, singit ko lang. So kung napansin nyo nga, si Takeomi Akashi na laging nagsisigarilyo. So para sa akin nga mga Lodi, ay simula nga nung namatay si Shinichi Rosano ay nakuha niya yon o na-adapt niya yung pagsisigarilyo.
So, bali mga Lodi, kung mapapansin nyo nga ay mas malalakas talaga tong tatlong to kay Shinichi Rosano. Pero, nagawa nga silang hawakan ni Shinichi Rosano. Ganon kaastig si Shinichi Rosano mga Lodi. So, nabanggit ko na nga lang din si Mikey kanina ay si Shinichi Rosano nga ay hero sa kanyang mga nakababatang kapatid na sina Mikey, Emma at Izana Kurokawa, which is si Izana Kurokawa nga lang mga loading, hindi blood related sa kanila. Ganun pa man ay kinonsidered o kinukonsidered pa nga rin ito ni Shinichi Rosano bilang tunay na kapatid at lagi nga niya itong inaalagaan, which is inaasikaso. Ganon siya ka-concern kay Izana Kurokawa. So, good image nga mga Lodi si Izana Kurokawa sa pagiging kuya niya. Hindi kagaya ni Tai Yoshiba. Kaya nung namatay nga si Shinichi Rosano ay napakalaking impact talaga nun kay Mikey at Izana Kurokawa. So, may sariling bike shop nga si Shinichi Rosano mga Lodi. Alongside gang ay lagi nga siyang nasa bike shop niya at nag-i-enjoy nga siya sa ginagawa niya doon, which is passion niya na nga din yun. At kahit nga nasa bike shop niya na siya, ay napapalibutan pa nga din siya ng mga gang member niya. Lagi nga silang nakaguard sa kanya. So during his prime and many years after that, ay kinikilala at natatandaan pa nga din siya. So ang pagkamatay nga ni Shinichi Rosano mga Lodi ay aksidente lang talaga. Aksidente nga siyang napatay ni Kazutora. So kahit patay na nga si Shinichi Rosano mga Lodi ay tinitingala pa nga din siya ng karamihan. At lagi pa nga din siyang naaalala. At nananatili pa nga din yung impluensya at motivasyon niya of several major character in Tokyo Revengers. So that's it mga Lodi. So kung natuwa ka nga sa video ng ito ay don't forget to like this video. At kung hindi ka pa nga nakakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. So once again, this is Anime Real Quick Page Channel. See you next video. Peace out!